ang ganda niyang tanawin. Dito si Tulfo, huwag niyong gagalitin. Andito si Martin, merong sasabihin. Andito si Sean Yao, ang ganda niyang tanawin. Oy, magandang, magandang pag-iisip namin sa inyo, mga balita ang dire-diretso. Komentaryong walang preno. Pati mga balitang walang kwenta, papatulan namin. Lahat dito sa Pod. Ay, araw po ngayon ang Wednesday, August 4, 2010. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. Yung mga tiga Katanduanes, so may binabayo ko kayo ng pagbigyan ngayon. At saka meron pang isang bagyo yata, may yung doming dyan sa may Katanduanes. Tapos meron isang low pressure area pa rin dyan sa may somewhere. Ito sa northern Luzon or southern Luzon yata ito. Anyway, sasabayan po namin ang mainit na balita ang mga almusal ninyo. Kaya gising na! Narito ang mga dapat niyong abangan ngayong umaga. Natatandaan niyo po ba si Celso de los Angeles? Mm-hmm. Siya yung taga-legacy na pinaghahabol ng mga plan holders. Mm-hmm. Kahapon, mga pulis naman ang bumuntot sa kanya dahil sa bago na namang asunto. Abangan din ang mga report ng Philippine Airlines. Problemado na nga ang mga biyahe. Magtataas pa raw ng pasay ang ating flag carrier. Ha? Alamin din kung bakit nag-aalangan ang gobyerno na i-take over ang PAL. Mag-iikot din daw sa mga ospital. Teka. Ano ba yung mga dinabasa? Kasi nga may lason. Dede, may lason. Yung mga ano, plastic peeling bottle. Sa mga mommies dyan, no? Dede naman talaga tawag doon. Sa mga mommies dyan, mag-iikot eh. Yung plastic po sa feeding bottle, may lason daw. Yun. Totoo, may lason din yan. May lason yan. Pero mag-iikot din daw sa mga ospital ng DOH para makita ng personal kung ano-ano ang problema. May lason din. Speaking of problema, uh-huh. Problemado rin daw ang ilang mga OFW sa bagong sistema ng DFA sa pagre-release ng passport na dinedesenyo sana para mapagaan ang buhay nating lahat. May follow-up din tayo sa paggaling ng mga disappearing acts ni Congresswoman Gloria Macapagal. The art of disappearing. Parang tinatawag. Parang mga magikero. Parang si Harry Houdini. Yan! Harry Houdini. Sana hindi ka makalabas. Yun. Weng-weng. Sa talo, panalo naman dahil kulang na nga tayo sa mga sundalo, balak na naman gawing mandatory ang paborito nating subject na ROTC. Paborba kayo dyan. Mag-comment na sa aming journalismo wall o mag-text sa aming text line. Uh-huh. 5:09 a.m. Araw po ngayon ng Miyerkules. Yung mga papasok po sa kanilang trabaho, yung mga maaga pa, yung mga mag-MRT, mahaba ang pila mamaya sa MRT. Abay, gising na po. Pasadahan muna natin ang mga malalaking balita sa ilang piling dyaryo ngayong araw. Last option na sinasabi ng gobyerno para i-take over po ang Philippine Airlines. Naiiniwala ang Malacanang na may iba pang solusyon sa labor dispute sa PAL. Tatlong cabinet secretaries na raw ang inatasang umayos sa gusot at hindi pa raw napag-uusapan ang pag-i-intervene ni Pangulong Aquino. Nagpakita naman daw ng interest ng management ng PAL at mga nag-resign na piloto na daanin na lang sa pag-uusap ang lahat ng kanilang problema. Sa ngayon, walang magawa ang gobyerno at ang pamunuan ng PAL kundi hikayatin ang mga nag-alsa balutang piloto na bumalik na sa trabaho. Ni-request daw ng gobyerno sa PAL na huwag nang isanksyon pa ang mga piloto at pumayag naman daw ang pamunuan ng airline. Inireport din ng PAL na normal ang naging operasyon nila kahapon pagkatapos maayos ang bagong flight schedule. Iginit din ng PAL na purely economic lang ang dahilan ng pag-alis ng mga piloto at wala naman talagang labor dispute. Ang headline naman ng bandera, Dede, may lason. Pero ang Truth Commission naman ang banner ng Philippine Star at Malaya. Kumpiyansa ang Malacanang na papaboran ng Supreme Court ang binuo nilang Truth Commission. Ito ay kahit pa lahat ng maestrado ay appointee si dating Pangulong Arroyo. Welcome daw ang kahit na sino na kwestiyonin ang pagkakatatag ng komisyon. Ang problema, mukhang hindi rin mapipilit ang main target na si Krong Congresswoman Gloria na sumipot sa mga investigasyon. Sabi ni Senator Frank Drilon, meron daw tinatawag na inter-parliamentary courtesy. At Dede, may lason. Alegasyon naman ni Senator Ralph Recto sa state-run na PSOM ang headline ng Manila Times. Power consumers daw ang pumapasan sa halos 300 million pesos na ginastos ng ehensya sa bonuses at overtime pay ng mga empleyado nito.
Dahil dyan, hinikayat ni Recto ang Senate Committee on Energy na imbestigahan ang PSOM. 1 million? Konti lang yan? Ha? Konti lang yan. Ito, yung mga nagmamariwana dyan, isang milyong pisong damo nasa bat sa La Union. Lima tulak tiklo. Magmamahal na itong damo ngayon. Mamahal na yan, kaya mag-board na kayo. Damo na lang ng kabayo. Eh, buti si Sean yun, nagkakape lang. Yan. Hindi nga ako nagkakape. Ha? Patayin ako. Ay, kakaiba ka talaga. Pero napakagaling ni Martin Andanar kahapon. Super! Napakagaling mo sumakay ng golf cart. At kumain ng bird. Borger. Masarap, masarap ba talaga? Masarap yung Borger, in fairness kay Chairman Abalos. Talagang masarap yung Borger. Ano yung gourmet burger? Ganun. Ano kuwang-kuwa niya yung lasang Pinoy. Pinoy. Alam mo yung, kasi soft, hindi siya ganun kalaki, maliit lang. So talagang mabibitin ka So, order ka pa ng isa. Magkano ba isa yun? 60 pesos. Maliit na Borger na yun. 60 pesos. Kaya tinatanong ko nga siya mukhang mas marami kumakain sa kanya kaysa dun sa tapat na Borger joint Ganun? Pari, dami kumakain ha? Dami. Hindi ba mga props lang yung mga tao doon? Merong mga bisita rin, pero kasi siyempre mga senior citizens. Yung isa pare, binastos mo naman eh. Tama na, nagsasalita pa eh. Kasi marami pa siya sasabihin, sabi mo eh, kinuha mo na yung mic. Parang ganito, tama na. Hinihila ako ni Lara. Mabilis, kailangan bilisan. Si Lara naman pala may kasalanan. Babaeng yun. Mamaya, baka bigla ako i-cut si Direk. Pero buti, buti sinasunod ni Abalos yung mga sensitibong mga tanong tungkol sa mga golfers sa NBN. Magaling daw mag-golf din, no? Magaling. Pero alam mo, sabi ni iba abogado pare. Pag alam mo talaga yung batas, sabi niya, na-file na yung kaso na yan. So kung ibang file nila ulit, yung double jeopardy na yan, wala yan, walang mangyayari. Pero alam mo, 74 years old na si Ben Abalos. Ha? Oo, 74 years old. Parang hindi siya tumatanda. So kahit na ano mangyari, wala na, kasi senior citizen na Maedad na. Kain na akong Ben's Burger, everything. Pero ang ganda pala dun sa Wakwak, pare. Hindi ko akalain na meron palang ganong klaseng kagandahang lugar. Layo nga ng biyahe. Ang kala ko, nasa Tanay na kayo eh. 120 hectares pa rin yung gitna na yun. Di ba parang, kala mo, puro building lang na napaligid sa Mandaluyong at San Juan, di ba? Bird sanctuary. Hindi ko na-guess yung joke yung parang national bird, yung crane. Wala. Kasi yung construction, infrastructure. So parang metaphor for progress and development. Yun yung national bird. May bird na crane, di ba? Meron. May crane din naman sa Maguindanao, di ba? Yung backhoe. Backhoe yun. Iba yung crane. Yung crane yung parang arm na may parang nagli-lift sa end. May arm din naman yung ba? Ano ba yan? Nakaka-intriga nag-quant siguro ito. Dalawa, na-litsyon sa sunog sa Bacolod. Mukhang litsyon ang kulay niya. Hindi ah. Napakagandang mga anyway, mamaya ho, itong pinagtatalunan namin dito sa harap ng isang pahayag. X-Files. Napakaganda ho talaga ng kwalito. Kuha. Disqualification case versus Brother Mike. Balik headline si Celso de Los Angeles sa may-ari ng Legacy Group na nanloko raw sa napakarami nitong plan holders. Hindi pa man tapos ang kaso niyan, may bago na naman. Kung kailan stage 4 na ang cancer niya, naku po. Tsaka naman siya na-aresto para sa panibagong kaso ng estafa. Ang detalye sa report ni Erica Tapalya. Labas na ang surgical tube sa lalamunan at sikmura ni Celso de Los Angeles nang dalhin siya ng mga pulis sa Camp Caringal. Dinampot ang may-ari ng Legacy Group sa compound ng St. Luke's Medical Center matapos manatili roon ng 2 taon. Panibagong kaso kasi ng syndicated estafa ang isinampa laban sa kanya sa Regional Trial Court ng Ormoc City, Leyte. Hindi nga ako makakita. Alam ko ng oxygen. Dumudubo pa nga yan. Depensa ni De Los Angeles. Meron siyang mga dokumento mula sa korte na bawal siyang ilabas sa St. Luke's dahil nasa stage 4 na ang kanyang cancer sa lalamunan.